Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, dahil meron ako nakita na picture ko ng throwback picture tas sa Singapore, so naalala ko, sige, yung bigla akong mga naalala na bagay, so ikukwento yung Tinder experience ko sa Singapore. So syempre, nagpunta ako ng Singapore 2017. Oo, kasi hindi pa ako nag-vlog nun, yes. So it was actually my first out of the country experience. Tapos yes, mag-isa ako sa first out of the country ko. Ganun ako ka-adventurous, di ba? Ganun ako katapang. So yeah, so I stayed in a backpacker hostel. Punta ko din ng 4 days, 3 nights. Yeah. So backpacker hostel. Tapos ayun, sa quick summary lang, sa first day ko may mga nakilala ko from the hostel. Ang dami pa lang mga solo travelers din sa ibang lugar, sa ibang na from other countries. Kasi dati akala ko parang ang weird ng solo traveling. Pero nung nag-solo travel ako, may mga na-meet ako na mga solo travelers din dun sa hostel. Ayan. Sa Singapore. Ayan. Sila ate, sila kuya. Hindi ko na maalala yung mga names nila. So, but anyways, ayan. Sila yung kasama ko sa first day ko. Nagpunta kami sa Marina Bay, sa Merlion Park. Ayan, nagpunta kami. And then the second day, ayan, mag-isa na ako nag-explore. So pumunta ako ng Universal Studios naman. Ayan. Mag-isa rin ako. Pero ang saya, masaya mag Universal Studios nang mag-isa kasi hindi mo na kailangan pumila kasi pag single ka or pag mag-isa ka, mayroong mga express lane, di ba? Sa bagay, kasi kapag mag-isa ka naman, ang boring, di ba, kung mag-aantay ka mag-isa. Very considerate ang Universal Studios. So, ang bilis ko natapos yung Universal Studios. Nasakyan ko agad karamihan sa mga rides din, parang ano lang, half a day lang. So, kung kinahaponan na, wala na akong magawa, di ba? Kasi ang dami ko pang time. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? So, naglakad-lakad na lang din ako, nag-explore na lang ako na hindi ko alam kung saan. Basta kung ano lang maisipan ko na bumaba sa train station, tapos bababa ako, tapos lakad-lakad, ganyan. Hanggang sa napadpad ako sa isang coffee shop, ganyan. Tapos nung nasa coffee shop ako, naisipan ko na mag-Tinder. Sabi ko, ay naku, mag-Tinder na tayo para ma-check naman natin kung ano yung mga itsura ng mga Singaporean, mga pwede natin makamatch dito. So, swipe right. So, yan. Sa kaka-swipe right natin, may mga nakakamatch tayo. Yan. Mga expats, yung iba mga expats, mga foreigners, may mga Singaporean din, and then, syempre, mga Asian. Yan. Tapos, may nakamatch ako na isang... Walaan niyo ko anong nationality nung nakamatch ko. Tama, Pinoy. Nagpunta ako ng Singapore para makipagkita sa Pilipino. So, kaya ako actually nakipagkita sa kanya kasi he is a CPA. So, Certified Public Accountant siya who works in Singapore. Diba? So, sabi ko, ala, napawaw ako sa kanya kasi dati, nagtatrabaho daw pala siya dati dito sa Philippines, sa SGV, tapos na-second siya. Alam niyo yung na-second? Parang first, tas second. Na-second. For example, nagtatrabaho ka dito sa branch ng Philippines, tapos na-absorb ka or na-transfer ka dun sa branch sa Singapore. So, yan, na-second siya sa branch sa Singapore. Sabi ko, wow, siguro ang galing siguro ni Kuya kasi na-absorb na ano siya, na-second siya. So, yan, sabi niya, gusto mo meet tayo mamaya. Tapos, siyempre ako parang, hello, meet agad. Parang wala naman akong balak masyado makipag-meet. Gusto ko lang makapag-match ng maraming match para lang ma-validate na, ala, cute ako, di ba? Ganyan naman sa Tinder, no? Minsan wala ka naman talagang balak na makipag-match, ay makipag-meet. Parang nagmamatch ka lang para pag maraming, pag nagkakamatch kayo ng crush mo, parang, ah, na-validate yung feelings mo. Ala, cute ako. But anyway, sabi niya, gusto mo magkita tayo mamaya after shift ko. Kasi hindi muna ako nag-reply, nag-isip muna ako. Tapos nag-message ulit siya, don't worry, libre ko. So nag-reply ako agad. Sabi ko, yes, sure. Diba? Yun lang yung inaantay ko talaga na ano eh, na magic word, libre ko. Diba? Kasi syempre, nagta-travel ako sa Singapore on a budget. Diba? Wala akong mga budget sa mga dinner date, ganyan, and mga everything. Sabi niya, libre niya dito. Sabi ko, ah, sige, mukhang mabait naman si Kuya kasi, syempre, tas parang hanga nga ako sa kanya kasi, syempre, CPA, same profession kami, tas nasa Singapore siya. So, parang, sabi ko, sige, mimit ko na lang siya para makapagtanong ako ng mga kung paano siya nakapagtrabaho dito, makapagtanong ako ng mga opportunities sa Singapore, ganyan. So, kaya na nga, to cut the long story short, dumating na yung gabi.
Tapos tapos na yung trabaho niya. So sabi niya na sakay ka na lang ng bus number ganito. Kasi sa Singapore actually guys, merong mga bus numbers lang. Mga bus number 1 to 100 yata ganyan. Tapos every bus number meron siyang destination kung saan yung mga ruta-ruta. So sabi niya, sakay ka ng ganitong bus number, tapos baba ka na lang sa ganitong station. Ganyan. Tapos ako, medyo nalilito kasi ako dun kasi hindi pala dun parang, syempre first time ko mag-Singapore, hindi pala siya parang Philippines na kapag nagbabas ka, papara ka na lang, di ba? Parang, para to, no, para ganun. Wala palang mga ganun. Kumbaga, kapag dumating na sa station, kusa ka na lang talaga na bababa, tapos kusa na lang na magbubukas yung mga bus, yung mga doors ng buses. Hala, tapos nung nagbukas na yung door ng bus, hindi ko sure kung bababa ako. Naguguluhan ako, bababa ako, or wait lang. So, dahil nasa ang tagal kong bumaba, nasarahan ako ng pinto ng bus. So, hindi ako nakababa. Nakababa pa ako sa next station, di ba? Eh, ang layo na lang ng susunod na station. So, grabe, sa katangahan ko talaga dati. Ayan, na sumubra ako ng lagpas. So, ang layo pa ng nilakad ko talaga. Sobrang pagod na ako kasi syempre nung umaga nag-Universal Studios ako, di ba? So, syempre mga rides yun. Tapos, naglakad-lakad pa ako sa mga Sentosa Beach. So, kung saan-saan sumakay ako ng MRT. Tapos, nung gabi pa, lumagpas pa ako. Sobrang pagod na talaga ako. Ang layo ng nilakad ko para bumalik. Ganun. Tapos, ayun na nga. So, nakita na kami. Nilibre niya naman. Totoo naman, libre niya. Nilibre niya ako ng dinner. So, kumain kami ganyan. Tapos, nag-usap kami ganyan. Tapos ayun nga, nagtatanong ako ng mga opportunities, yung ganyan, sa kung paano makapagtrabaho. Tapos ayun, nagsishare naman siya ng mga experiences sa Singapore. Tapos ako parang wow na wow. Wow, parang gusto ko rin magtrabaho dito. Kasi nagtanong na rin ako sa kanya yung mga cost of living sa Singapore, kung magkano yung mga apartments, mga ganyan. Tapos sabi niya na, gusto mo, check mo yung kung saan ako nakatira, ganyan yung apartment ko, para magkaroon ka ng idea kung gano'ng kalaki yung mga kung gaano kalaki yung mga rooms ganun. Tapos sabi ko sige, kasi malapit na lang din naman sa bahay niya. So pumunta kami sa apartment niya para ayun, i-check ko nga kung ano yung i-check ko. Tapos sabi ko, pagpunta na kami doon sa apartment niya, syempre nakita ko na yung bahay niya ganyan. Tapos okay naman, very decent naman siya, although pricey, parang room lang siya pero mga 25,000 pesos yung renta niya. Pero malaki din naman kasi yung sahod niya. So parang okay pa din yung net pay niya compared sa Philippines, di ba? So ayun na, tapos parang very ano naman kasi siya, diba, very, mga Pilipino, very hospitable. No? So, ayan, parang alam ko nag-open siya ng drink, parang wine ba yun, tapos parang nag-inom-inom ako. Shot-shot kami ng konti, ganyan, tapos kwentuhan about life and everything. Hanggang sa syempre, nakakainom ka na, tapos parang nandun na kayo sa moment na kayo lang dalawa. Hanggang sa, ayun na, nagsimula na ang mga nag-aalab ng mga pangyayari. I think we kissed. Yeah, we kissed. And then, and then it happened. Pero ano lang naman, hindi naman, wala namang, again, walang mga tsuktsakan. More on ano lang, sabayang bigkas lang ulit. Yung mga nagtatanong sa dati kong vlog ko, ano yung sabayang bigkas? Diyos ko guys, hindi nyo gets. Sabayang bigkas, yung sabay kayo na mag-ano. For example, yung Mount Mayon tsaka Mount Taal, sabay na sasabog. Gets yun, sabay kayo na magpapasabog. So ayan, ayun lang, nagpaano lang kami, nag-release lang kami. Tapos ang alam ko kasi parang dito na release sa ano, sa katawan ko yung mga ano, mga larva, mga magma. Parang dito na punta sa katawan ko diyan ganyan. Tapos edi tapos na pumutok yung mga bulkan. Tapos sabi ko sa kanya na sige, mauna ka na muna maghugas. Nagpunta na siya ng toilet tapos para maghugas. Tapos ako, nakahiga pa rin ako sa kama. Tapos ito na yung nakakahiyang pangyayari talaga. Kasi, di ba, sobrang pagod ko nung araw na yun. Sobrang kasi ang dami kong ginawa nung araw na yun. Sobrang pagod na ako. Hindi ko na malayan. Nakatulog ako bigla sa kama niya. Hindi niya rin naman ako ginising. Siguro na ihiya din siya, nagisingin ako kasi baka alam niya na sobrang pagod na ako. Which is, tapos so ayun na nga guys, grabe, nakatulog ako sa kama niya nang hindi ako naglilinis. Sobrang nakahiya talaga yung, sobrang nakahiya. As in, tapos nagising na lang ako mga alas 3 ng madaling araw. Bigla ako nagising, tapos pagtingin ko sa phone ko, alas 3 na, tapos my God, wala akong stop. Lot! Tapos may mga ano pa dito yung sa katawan ko, may mga sago-sago. May mga natoyo na mga ano,
mga magma, mga lava. Grabe talaga. Pero hindi muna ako umalis. Hindi muna ako umalis. Siyempre kasi alas stress, nakakatakot magbiyahe. So, ngayon, natulog ulit ako. Naglinis. Hindi ko alam kung naglinis. Parang hindi ako naglinis. Natulog ulit ako kasi inaantok ako. Siyempre, ayun. Naligo naman ako kinabukasan, guys. Grabe kayo sa akin. Parang feeling ko, ginajudge nyo ako na yung hygiene ko dahil sa nangyari. May mga bagay lang talaga sa buhay natin na hindi tayo, hindi natin maiiwasan. At hindi naman ibig sabihin na dugyot ako, guys. Na mabaho akong tao. Grabe kayo. Anyway. So the next day, actually, mabait naman si Kuya. The next day, kumain pa rin kami sa mga hawker center. Ano yung hawker? Para mga karinderya sa Singapore. Pero masarap. And then, ayan. Pero kasi parang may trabaho na rin siya kinabukasan. So, hindi na rin kami nagkita kinabukasan dahil mara pa siyang work. Pero, we became, ano naman, friends. Ayan. IG friends pa rin kami hanggang ngayon. Ay, God, baka bigla niyo na makita. Sana hindi niya na mapanood. Mabait naman si Kuya. And ngayon nakikita ko parang may jowa na siya. So, I'm happy for him naman. And, parang ang jowa niya is foreigner. Parang gusto ko nga siyang kausapin ulit. Oy, bigyan mo naman ako ng jowa din na foreigner. Baka naman may mga ma-refer ka dyan. Total, hindi mo naman ako na-refer ng trabaho dati. Baka ngayon, jowa, ma-referan mo naman ako ng afam. Joke. Kidding kasi. Yun lang naman, guys. Ang lesson lang dun. Sobrang landi ko. Ang lesson lang talaga dun. Sobrang landi ko. Yes. And then, ayun, again, masaya mag-travel. Masaya talaga mag-travel. Kapag solo, charot lang. Joke lang. So ngayon, kaya pag tinatanong niyo ako kung bakit ako nang solo travel, alam niyo na yung sagot. Then, masaya. Hindi, joke lang. Kidding kasi, masaya naman talaga. Aside from yung mga landi-landi, masaya kasi may mga nami-meet ka rin na people from different walks of life. And then you learn something from them. You build memories with them. Pero sana dapat next time, guys. Ang lesson next time, maghugas naman, guys. Like, grabe yung hygiene. Parang kadiri naman yung hindi naghuhugas. Tapos na lesson next time, kapag sobrang pagod ka na, stop na. Huwag mo nang ipilit kung pagod ka na. Kung inaantok ka na lang talaga, like, pahinga mo na lang. Grabe naman yung landi mo. But anyway, it was really fun. So that's it, guys. Diba? Another story lang na wala namang ka-lesson-lesson na story. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga landi moments ko. So again, guys, thank you again for watching this vlog, and I'll see you again on the next one. Buyers!